welcome back to my channel. So for today's vlog, alam niyo naman na ako ay isang breastfeeding mom. At kapag breastfeeding ka, syempre kasama doon ang mga problems sa pag-breastfeeding. Ngayong araw, ang ituturo ko sa inyo is kung ano yung mga ginagamit ko kapag ako ay nagkakaroon ng sore nipples or cracked nipples. Hindi na rin may iwasan yan, mga moms. So, ano nga ba yung ginagamit ko? At paano ko ito ginagamit? So, nung mga unang araw ng breastfeeding ko, wala ka pang nararamdaman na sakit. But then, after a week or 2 weeks, ayun na, nag-uumpisa na yung nararamdaman mo na na may kumikirot, tsaka nagsusugat na yung nipples. Ang naging problem ko is, wrong size ako ng flange na ginagamit nung ako ay nagpapump. So, nagkasugat-sugat yung aking nipples. At the same time, hindi ko alam na ako ay elastic nipples. So, ano ba yung elastic nipples, mga mom? So, ito yung flange, di ba? So, ang normal na nagpapump, ang nipples natin is hanggang dyan lang dapat. So, ang nasa suction niya is dapat hanggang dyan lang. But because elastic nipples nga tayo, tumatama siya hanggang dito sa pinakadulong part ng flange natin. Yun yung nagkukos para bumangga-bangga yung nipples natin pabalik-balik at nagsusugat siya, nalalamog siya, nagdudugo at nagka-crack. So, sa ibang mommies naman, hindi sila elastic nipples pero nagkakaroon pa rin sila ng sore nipples because mali naman yung latching ng ating babies. So, pag nagla-latch si baby, kailangan kasama yung areola natin. Pero hindi lahat ng baby ay magaling mag-latch. Of course, naninibago din sila just like us mommies na breastfeeding bago nagbe-breastfeed. So, kadalasan, mali ang latching ni baby kaya nagkakaroon tayo na crack and sore nipples. So, eto na nga. Ano nga ba yung ginamit ko? Na-stress talaga ang lola nyo. So, ayun, nag-search ako sa mommy group. Doon sa isang mommy group ay may nagsabi sa akin na eto daw ay maganda because safe na safe siya ilagay before mag-pump or mag-latch si baby and right after mag-pump or mag-latch ni baby. So for short, food grade siya. Hindi siya makakasama kay baby in any way. Eto siya. Okay. Yep. MQT Nipple Care Nipple Balm. So, yun ang aking unang ginamit. Ayan. So, ganyan siya kaliit. Nabibili siya sa Lazada for 300 pesos. So, medyo mahal siya, di ba? Para lang pang lagay. But nung time na yun kasi talagang hindi ko na kaya yung pain. So, sabi ko, sige, try ko na talaga. So, ang nipple cream na to na MQT ay organic all-in-one breast balm made with food-grade ingredients, BCO grapeseed oil, and processed beeswax from our local bee farm, all natural and chemical-free. So, ito ay 20 grams. Alam ko merong mas malaki dito. Then, nung nabili ko siya, at nalagay ko na siya, nabili ba siya? Sobrang natanggal niya yung sakit. So, ang problema pala, nung nagpa-pump ako, nagagasgas siya dun sa pump, and walang moisture. First 2 days, 3 days, nakaramdam agad ako ng di na ganun ka-painful mag-pump. Of course, tutuloy pa rin natin yung breastfeeding at pagpa-pump, di ba? Pero nung time na yun, hindi ko pa alam na elastic nipples ako. So, sige lang ako gamit ng breast pump. Kaya, ayun, sugat na naman siya. And again, and again, and again. But, ayun nga, meron na ako nito. So, nilalagyan ko siya lagi-lagi, which is nakakatulong sa akin. Ang kinaganda nito is, kapag nilagay mo siya right before ka mag-pump or mag-breastfeeding, nagtitrigger siya ng letdown. Pagka nilagay mo siya, mapapansin, mararamdaman mo na parang yung milk mo kusang lalabas. Medyo may kamahalan ito, mga mami. Ito ang loob niya. So, amoy nyog siya. And ayan yung pinaka-ano niya. Parang siyang cream at amoy nyog. So, ano nga ba yung pangalawang item natin? Itong item na to, mas mura. 125 pesos. Sa Lazada rin. For 350 ml na. Diba? Ang dami na. Matagal-tagal na gamitan yun, mami. Ano nga ba ito? Virgin coconut oil. So, yun. Virgin coconut oil ay isa pa natin pwedeng gamitin pag tayo ay nagkakaroon ng crack or sore nipples. Kahit na hindi tayo nagkakaroon ng crack or sore nipples, pwede natin siyang gamitin before and after natin mag-pump para matulungan magkaroon ng moisture yung ating nipple, yung balat niya, para hindi siya mag-dry at mag-crack-crack. So, ayun. Ayan siya.
extra virgin coconut oil. Amoy nyug lang din siya. Alam mo yun, parang gatana nyo. Ganun lang siya. Extra virgin yun sa akin. Virgin, virgin yan. Extra virgin coconut oil. So, ayun, mga mommies. Yun ang dalawang item na ginagamit ko every time na ako ay nagkakaroon ng crack at sore nipples. And dapat, number one nating aalamin ay kung ano ang ating right size ng flange bago tayo mag-pump. And of course, right latching para kay baby. So, ayun lang mga ka-target. Thank you very much for watching my video. Have a beautiful smile and have a beautiful life. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated ka sa mga mommy vlogs at breastfeeding journey ko.